Kamusta, 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 mga katipid ko dyan. So, don't forget, mag-like, mag-share, mag-subscribe. So, yun nga po, kamusta tayo? Dapat mag-ingat tayo kung saan tayo pupunta at stay at home. Yun lang ating matutulong sa ating gobyerno. So, yun nga po, ang topic ulit natin ngayon, maghahanap tayo ng kung anong mayroon tayo dito sa bahay. So, discarte na lang natin kung anong mayroon tayo sa bahay. So, samahan niyo po ako kung anong mayroon ako sa aking stock. So, tara, samahan niyo ako. Wala pala akong masyadong stock. So, mayroon tayong sardinas. So, ito, kunin natin to. Sardinas na to. Tapos, may onion dito eh. May onion. Yun, may onion sa kabawang. So, kuha tayo yan. Tapos ang onion, carrots, mayroon tayong carrots nakita. Tapos bawang. So, kuha tayo lang ng maliit na bawang. So, pwede na to. So, yun nga po. Tapos sa chiller, tingnan natin kung anong mayroon tayo. So, mayroon akong stock kasi ng carrots. Kinakain ko ng ganyan po. So, mayroon tayong manok pero may, ano na eh, may, anong tawag dito, may sardinas na. So, ito sa atin to eh. So, gawa tayo ng nagigisa natin to. Maganda to. Nagigisa natin. So, yun nga po. So, mga katipid, ito po yung mayroon tayo. So, gagawin natin dyan. Igigisa po natin to na may sardinas po. So, at least makatipid tayo. Tapos, ilang kainan na rin to. Kasi ako, mag-isa lang ako ng kakain. Kung ilang kayo kakain, pwede naman isang kainan, pero ako mga dalawa, ganun, mga dalawa o tatlo. Kasi medyo matipid ako sa ulam eh. So, yun nga po, samahan niyo ako paano ba natin to. So, sisimulan na natin kung anong gagawin natin dito. Pero gigisa po natin to pati yung sardinas at with carrots. So, tara. At, kukunin natin yung sandata natin. Ito na naman yung knife kong favorite. So, walang handed siya. So, sana magkaroon to. Kaya, don't forget, mag-subscribe. So, ito yung ano eh, wala tayong pambili pa eh. So, magtsatsaga muna tayong ganito. So, tara, hugasan muna natin. So, nahugasan ko na yung knife ko, yung sandatang... So, yun nga po. So, sisimulan na natin kung paano natin gawin. So, simulan natin dito. Ito kasi, ikakat muna natin bago natin hugasan. So, ikakat muna natin. Tanggalin muna natin yung may bulok siya. Tanggalin muna natin yung may bulok. So, ito. Tapos, ikat natin. Tabi muna natin. So, medyo marami na to, pero okay lang. So, ikakat natin ganito siya. Tanggalin po natin ito yung matigas. Kasi matigas po siya. So, ganito po yung pangkat niya. Tapos, ganito po. Tapos, kakat natin ganito lang. Ganito po yung pangkat. Kinat natin ganito para hindi po siya malaki. So, ilalagay na natin yan. So, kat na natin lahat. At saka po, may matigas dito. Ito po, matigas to eh. Medyo matigas po, tanggalin po natin yan. So, medyo matigas po, tanggalin po natin. So, tara, cut na natin lang. Tapos na po, ito po, naugasan po na natin. Tapos, binabad po natin sa tubig. So, yung sibuyas, bawang, saka yung carrots po, na-slice na rin. Yung carrots po, is naugasan na natin. So, may sardinas tayo na isa. So, tara, samahan nyo ako, paano natin lutuin. So, mainit na yung kawali natin, lalagyan natin ng konting oil. So, konti lang po ng oil. Lang yung oil natin, huwag tayo masyadong oil. So, hintayin po natin siya medyo pagka uminit na konti, ilalagay na natin yung bawang. Yun nga po, pwede na po, medyo mainit-init na, so ilalagay na natin yung bawang. So, ilalagay ko na yung bawang. So, yung bawang gagawin natin, ipabrown muna natin ng konti bago natin ilagay yan. So, ipabrown na po siya. Po.
So, ilalagay na natin yung sibuyas. So, yung sibuyas, papalambutin po na natin ng konti. Tapos, ilalagay na natin yung sardinas po. So, yun nga po. Lalagay na natin yung sardinas. Ang bango. Ang bango. Gisa pa lang. Ang sarap na. Nagugutom na ako. Katipid, dito na po. Ilalagay na natin yung sardinas ngayon. So, nailagay na natin yung sardinas, haluin natin ng konti, tapos yung isda po, durugin natin ng konti lang po. O, yun. Pagka nagisa na po siya ng maayos, okay na yung gisa niya, ilalagay na natin yung gulay natin. So, yun yung guys. Pwede na nga itong ulam, ilagyan nyo na ng itlog ganun, pero may vegetable tayo, mas okay yun. So mga katipid, okay na, ilalagay na natin yung gulay po. Ilalagay na natin. So, nailagay ko na yung gulay po. So, haluin natin siya. Tapos, mamaya lagyan natin ng konting tubig. Kunting-kunting tubig lang. Tapos, tatakpan po natin siya. So mga katipid, ito na po siya. So, lalagyan na natin ng tubig tapos takpan natin. So, pagka tinakpan natin after 5 minutes, buksan po natin ulit tapos titimplan na natin siya. So, yung ano po, yung can ng 5-5, binigyan ko ng tubig po kasi mayroon pa yung sauce niya sa loob. So, nilagyan ko ng isang, ito, puno po ito, puno. So, yun lang ilalagay natin. So, tara. So, yun nga po, nilagay na natin, tapos haluin na natin, tapos takpan na natin mga katipid. So, okay na, ulam na. So, yung araw natin, mabubusog ulit tayo, kahit papano, kahit sardinas lang po. So, yun nga. Takpan na natin mga katipid. So yun nga po, tinakpan na natin mga katipid. So hintayin na natin mga 5 minutes po. Tapos timpla na natin siya. Pero yung carrots po mga katipid sa ano na to, sa last, kung malapit na maluto o luto na, pwede na natin ilagay ito. Kasi pag sinabay natin po doon, yung carrots po natin magiging ano na siya, hindi siya na crunchy. Mas masarap kasi hindi po luto masyado, half cook lang po. So masarap po. Mga katipid, inihintay po natin na lumambot yung gulay. So, kwento muna tayo ng konti. So, yun nga po. So, makakaraos ulit yung isang buong araw ko kasi mag-isa lang ako. Hindi ko siyang kakainin yun. So, para alam niyo naman, kahit papano nakakaraos. Kung anong meron tayo sa bahay, gawin na natin kahit ano dyan. Basta, alam niyo naman, Pilipino tayo, mag-discarte, di ba? So, kahit papano, hindi tayo masyadong umasa sa gobyerno. So, kasi yung gobyerno nahihirapan din. So, yun nga po mga katipid. So, stay at home tayo lagi. Saka, yun lang may itutulong natin sa gobyerno natin sa krisis ngayon. So, kahit wala tayo may itulong sa kapwa natin, so, may itutulong lang natin sa kapwa at sa gobyerno at sa sarili natin at sa mga kamag-anak mo, family mo, stay at home. Para safety, di ba? So, yun nga po, nihintay po natin yung para lumambot, tapos titimpla na natin, tapos ilalagay na natin yung carrot. So, mga katipid, alam niyo na, 89 pa lang yung subscriber ko. Sana madagdagan. At tuloy-tuloy pa yung mga diskarte natin kung ano mayroon sa bahay, kung ano yung diskarte natin sa buhay. So, kung paano tayo magtipid. So, don't forget, mag-like, mag-share, mag-subscribe para yung knife ko mapalitan na. Mabigyan na ng 100. So, take care tayo lagi. So, hintay na. So, mga katipid, ito na po siya. So, lalagyan na natin siya ng panlasa. O, lalasahan na natin siya. So, kung ano yung panlasa natin, depende na lang sa atin kung ano yung panlasa natin kasi iba-iba yung panlasa natin. So, ito na po siya. Panalo na po siya. O. So, pwede na natin ilagay yung carrots. So, nilasahan ko na siya, binigyan ko na siya ng panlasa. So, lalagay na natin yung carrots mga katipid. So, mga 3 minutes po mga katipid. Tapos na po. Tapos na yung pagkain natin isang araw. So, yun nga po mga katipid, panalo siya. So, kung may isda kayo, pwedeng isda. Magpirito kayo mga isda, ganun. Para partner nito. So, titimpla na natin kung ano lasa. Ah, pwede na. Nakakatipid.
So okay na yung panglasa ko. Kasi binigyan ko na kanina ng panlasa yan. So depende na lang kung ano yung panlasa natin. So yung time po na natin na mga 2 minutes po. So tapos na po yan. So tingnan nyo mga katipid o. May ulam na tayo sa buong araw. So kung may isda kayo, magpirito kayo ng isda para partner nyo. So partner nyo. So panalong panalo. So yun nga po mga katipid. Hintayin na natin para matapos na. Katipid, tapos na po yung ano natin. So, yung ginisang gulay natin. So, itatransfer na natin kung saan natin ilalagay. Ilalagay natin sa container. So, mga katipid, ito na. Nakatransfer na po siya. So, panalong-panalo po siya. So, ito po, may kunting sabaw po. Kasi medyo mahilig ako na may sabaw. So, depende na lang po sa atin kung ano yung discarding natin sa pagluluto. Tapos, yung discarding niyan po, depende sa inyo po kung lalagyan nyo ng may sabaw or wala, pwede naman. Pero sa akin, nilagyan ko ng konting sabaw. So, tingnan nyo mga katipid, panalong-panalong. At least gulay. So, kung may isda kayo, pwede nyo naman partneran ng isda. So, panalong na po siya. So, tara mga katipid, kain po tayo. Mga katipid, kakain na po tayo. So, tara kain tayo. So, mayroon tayong banana. Tubig sa atong pata. Tara mga katipid, kain tayo. Pero mga katipid, bago tayo kumain, wag nating kakalimutan magdasal. So, dasal tayo. Yun nga po. So, tara kain na tayo mga katipid. Tikman natin kung gaano kasarap. Lalo siya oh. Okay siya mga katipid, panalo. So kung may isda kayo, ganun, pwede nyo samahan. Magpirito kayo, tapos ito, mag-isa lang kayo. So, diba? Okay, may partner na. So yun nga po, dyan na po natatapos yung ano natin, kwentuhan natin ngayon mga katipid. So kung nagustuhan nyo to, pwede naman kayo mag-suggest sa baba, pwede kayo mag-comment. So, yun nga po, mag-ingat tayo lagi. At mag-pray para matapos na itong mga crisis na itong nangyari. So, don't forget again, mag-like, mag-share, mag-subscribe mga katipid para mapalitan na natin yung knife. So, please, subscribe. Kasi 89 pa lang yung ano ko, subscribe ko. So, ingat tayo lagi kung may natutunan kayo at kung may suggestion kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. So, ingat po tayo lagi and God bless mga katipid. So, thank you!